mamatay yung makina. Maraming pwedeng pagkunan. Pwedeng itong injector, pwedeng spark plug. Kahit kasi computer box yung kotse mo, kung gasolina yan, may spark plug pa rin. Hindi pwedeng mawala. May coil. Meron tayong kotse, may sasakyan, na tigil-tigilisan ng coil bawat isang spark plug. Iba lang ang itsura, pero coil pa rin. Meron namang dalawa lang ang coil, dalawang spark plug sila. Hawak nila. Okay, ganito lang po yan. Dito na po nakalagay ang ating injector. Wala na po ang carb. Ano po? Sa modelo. Yan po nakalagay yan. Meron po siyang tube dyan. Dalo yan po yun ng gasolina galing tangke. Ang pump po natin ay nasa loob na ng tangke pang moderno. Karamihan. Nakaganyan po yan. In case na namamatay o bumabagsak ang RPM, alam niyo po ba yung RPM? Yung ratio per minute. Yun yung idle ngayon. Kapag namamatay, bumabagsak po yun. Titignan po natin yung mga airflow sensor, ganun, lilinisin, o kaya yung throttle body. Pero malimit dito po nung gagaling yan. Okay? Bunutin po natin yung wire dito. Pag bunot mong ganyan, walang reaction yung makina. Alam niyo po yung walang reaction, hindi siya mamamatay. Hindi mababa, lalong babagsak. Ibig sabihin, dalawa po ang pwede nating pagsuspechahan. Pwede ito or spark plug. Ang gawin po natin, once na nangyari yun, halimbawa, binunot mo ganyan yung wire niya, walang reaction yung makina, ganun pa rin yung andar niya, ibalik mo po yung wire dito, tapos tanggalin po natin yung spark plug. Okay? Tatanggalin po natin ganyan. Kung siya po'y nakatago, pwede po tayong kumuha ng yabe or flat screw. Yan ang high tension wire. Lahat po naman ay may high tension wire, dito ba? I-check po natin, ipasok po natin yung screw. Huwag nyo lang po hawakan dito kasi may kuryente po yan. Po. May sapin po dito. Tapos, idais mo lang ng ganyan sa bakal habang umaandar or iridundo. Alam nyo yung iridundo. Kung patay man yan, pagkaganyan mo, i-start. I-start mo. May lalabas po dapat na kuryente rito. Once na walang lumabas na kuryente dyan, ibig sabihin may problema po yung ating high tension wire or yung mismong coil. Kaya walang deliver ng kuryente. Pero kung meron po itong kuryente, itong high tension wire, tatanggalin po natin mismo yung spark plug at ating ititest naman. Ganito po ang pag-testing ng spark plug. Meron po tayong pagkalas ng spark plug, di po ba yung T o kaya deep socket, yung malalalim? Pagkatanggal mo po, ilagay mo pong ganyan yan, i-body ground mo po yung katawan. Patay po ang makina muna habang nagtatanggal kayo, baka talsikan kayo ng spark plug. Papatayin nyo muna po. Tapos, i-body ground mo. Alam niyo po ba yung body ground? Kahit saan basta bakal, pwede pong idikit natin yung kanyang katawan. Kaya sinasabi natin body ground para lumabas po yung kuryente rito. Once po na walang lumabas na kuryente riyan, o kaya may lumabas man na kuryente rito sa pagitan, dito po kasi dapat lumalabas ang kuryente sa pagitan yan. Yan, yan po sa pagitan na yan. Ngayon, kung may lumalabas man pong kuryente, sabog. Alam niyo po ba yung sabog? Kalat-kalat. Tapos mapula or madilaw na ang labas niya, sabog pa, palitin po talaga ito. Ito po ay grounded. Grounded po yan. Kaya po naapektuhan yung ating makina. Ngayon, kung totally wala po talagang lumabas dito, pero dito sa ating high tension wire, nang i-check mo ay meron, ibig sabihin ito lang po talaga ang sira, kaya bumabagsak yung RPM natin. Nakuha po ninyo. Nakuha po. Pag hindi po nyo nakukuha, uulitin po natin yan. Kahit 10 beses tayo magpabalik-balik, walang po problema yun. Basta importante, pag uwi ninyo, may matututunan talaga kayo. Kasi mamaya, bago kayo umuwi, matututunan nyo na talaga yung tune-up timing. Okay? Pinapaliwanag ko lang muna po yung trabaho ng bawat. Isa-isa po tayo nga hawak mamaya kung anong inyong mararamdaman dito. Once na wala kayong naramdaman, hindi ito pumiting. Sira po talaga yan. Okay? Hawak po. Yung isa po, ilagay nyo sa kabila at yung isa doon sa kabila. Susundutin lang po. Meron. Meron. May nabalot na mali. Sige po, hawak mo. Hawak po kayo pa isa. Habang sila rin. Ayan na. Isa. Meron. Meron. Nararamdaman po kayo? Yan, lagi na. Oh, maliit lang po kasi ang buwan yan. Maliit lang po ang pinakang solenoid niya, motor. Sino po?
baliktarin mo lang, hindi naman siya masusunog. Minsan mahina ang pitik, baliktarin mo para maramdaman mo mas malumakas. Okay, ganun lang ang gagawin. At kung ito naman, halimbawa may sakit, hindi ka maliligaw kasi may gay. Pag sinaksak. Ang gagawin natin, linisin natin ito. Kasi gumagana pa siya, di ba? Pero bakit namamatay yung ating makina? Hindi nagre-react pag binubunot natin yung wire. Dapat kasi pag binunot natin yung wire nito, magre-react yung makina, mamamatay, mangingilig. Dapat. Hindi nangyari. Walang nangyaring ganon. Ibig sabihin, palyado talaga. Kasi dapat ang trabaho nito, once na mag-shower siya, sabog. Kalat. Shower. Moist lang. Parang hamog. Ngayon, ang nangyari dito, pagdating ng kuryente sa kanya, sa halip na bumagsak sa piston, hindi, nabubuo. Nabubuo, tsaka papatak late na lampas ng kuryente. Wala na susunugin. Kaya bali, nagiging tatlo piston na lang yung makina. Pagdating naman ng kuryente rito, sobrang dami ang gas. Nalulunod naman siya. Kaya parang, hindi talaga maganda. Kaya gagawin natin, lilinisin natin. Alam nyo ba yung carb cleaner? Carb, nabibili sa auto supply. Meron doon nabibiling sensor cleaner. Kung lilinisin nyo ay sensor. Air mop, mga ganon. Panglinis doon na binibili ay sensor cleaner. Pero pag mga ganito, pwede na yung carb cleaner. Ginagamit siya sa paglilinis din ng carburetor. Kaya sinabing carb. Parang W40. Oo, pero huwag kayong gagamit. Alam niyo po ba ang W40? Iwas ang ginamit nyo rito. Okay, ang mabilis mag-function yan, gagana agad. Pero mga ilang araw lang, stuck na naman yan. Kasi nakakamatay ng nickel yun. Kaya nga po yung kalawangin, isprayan mo. So may chemicals yung W40 na kontra dyan sa... Masisira niya yan. Kasi yung W40 ginagamit lang yun sa sobrang kalawangin metal. Once na-isprayan mo yan, patagalin mo lang na isang minuto, wala pa isang minuto, kalasin mo ang lambot na. Kasi pinatay niya lahat yung nickel, yung mga corrosion, inalis niya yun. Namamatay ang nickel, kakalawangin yung loob na ating injector. Kaya pagtsatsagaan natin ang carb cleaner. Ang gagawin natin, isprayan natin ang carb cleaner. Alam niyo po ba yung pinipindot lang? Siya po ang ginagagalingan ng ating gasolina. May mga diesel na po tayong kotse, ganito na rin. FI na rin. FI. Okay? Nakuha nyo na po ang paglilinis at paano matrace kung sira ito. Ngayon, kung wala na po kayo tanong, lilipat po ulit tayo. Sa diesel at sa ano yung share yan? Gasoline? Mga modelo na po, meron na po. Ay, Accent. Mga Tata Motors, Accent, yung mga yun din. Meron na rin. Mga diesel po yan. Kaya, dapat alam natin kung paano linisin dito. Kasi, eto po kasi, hindi kasali dapat tinuturo sa in-enroll nyo. In-situ lang naman kayong kinuha, di ba? In-situ, in-situ. Tinuturo ko na ito, pangkalahatan na para in-situ na halos yun. Ang mga lumalampas tayo. Kasi kung isito lang, hindi nyo kayang i-maintain. Kaya ginagawa natin itaas na lang. Tuloy-tuloy na. Okay, hindi nyo na itatanong. Marami po.